ng Lindsay. Magandang araw po sa lahat po ng mga nakikinig sa Energy FM. Alam niyo po, kami po dito sa bahay namin, halos hindi na po magpatay ng radyo para lang po bantayan ng mga DJs ninyo. Talaga naman pong hindi po ako pupwedeng lumagpas ng isang araw nang hindi nakakapakinig sa Lihim ng Liham. DJ Lindsay, gusto ko lang pong i-share yung kwento ng love life ko. At sana kahit papaano, kapulutan po ng aral ng mga pangga. DJ Lindsay, isa po akong babae na hindi nagdalawang isip na makipagrelasyon sa isang lalaking walang pera. Pinalaki po ako ng magulang ko nang hindi tumitingin sa status at lalong higit makipagrelasyon para lamang dumepende sa lalaki. He was my ultimate crush. Yun nga lang, college dropout siya. Tatlong taon po ang gap ng aming edad. Pero kahit na construction worker pa lang siya noon, minahal ko siya ng buong buo. Nasa senior high school naman ako that time. Alam niyo po, nag-date kaming dalawa ng ako lahat ang gumagastos. Pamasahe, pagkain, take out. Ako yung nagsusurprise sa kanya sa mga special occasions. At kahit wala po akong matanggap na regalo, naiintindihan ko po. Alam ko naman kasi yung kanyang kalagayan. Say, nahigitan niya po yung mga expectations ko sa relationship namin. Binigyan niya po ako ng pagmamahal, healing, at comfort. Wala po akong natatanggap na material na bagay kapag meron pong okasyon. Pero meron po siyang mga binibigay sa akin tulad ng mga sulat, yung mga serbisyo o effort, tsaka yung mga gamit na mismong siya ang gumagawa o yung handmade gifts mula sa kanya. Imbis na kumain kami sa mga mamahaling restaurants, bibili na lang kami ng mga recados dyan sa palengke para siya ang magluluto. Masarap siyang magluto, DJ Lindsay. Bumalik po siya sa pag-aaral din nung time na yon. Kasi wala na siyang magawa. Hinila ko talaga siya nung enrollment kahit na iba yung uniform ko. Hindi talaga ako nahiya kasi naniwala ako noon na kailangan kong suportahan yung boyfriend ko. Hindi ko siya iniwan. Kahit ako na lang ang naniniwala sa kanya. Alam ko naman kasi na hindi rin siya mabibigo dahil napakatalino po niya. Valedictorian po siya nung high school. Kinulang lang talaga sa suportang pinansyal. Inabot po kami ng pandemya. Online class, wala siyang telepono. Nanghihiram lang siya sa nanay niya. Kahit ako po noon ay gipit, ibinili ko po siya ng telepono
dahil alam ko pong kailangan niya yon para sa kanyang pagre-review. Alam niyo po ba na yung teleponong binigay ko sa kanya ay yung pinakaunang cellphone niya na brand new na natanggap niya. Naniwala ako na nung nagsimula kami sa relasyon namin ng walang-wala siya, yung tipong hindi po ako nag-expect anything in return, but pure love, nakusa niya namang binibigay sa akin. Yun ang hindi mabibili ng kahit anong pera. Naniwala ako sa kanya kasi alam ko po na meron siyang pangarap. Sadyang hindi lang talaga kayang mapagtapos dahil sa problemang pera. Alam niyo po, gabi-gabi namin pinagdarasal yung pagmamahala namin. At ginawa naming lahat para sa aming mga pangarap. Makalipas po ang 4 na taon, TJ Lindsay, nawalan man ako ng ipon, pero naging registered electrical engineer naman po ang boyfriend ko. And yes, kami pa rin po sa awa ng Diyos. Para sa Johan, maraming salamat kasi hindi napunta sa wala lahat ng pinagdaanan natin. We made our rejections our inspirations para maipagpatuloy at para mas mangarap pa ng mataas. Thank you for being my comfort and safe place. Mahal na mahal kita. At soon, tayong dalawa na kasama ang magiging anak natin, ang magpapatuloy sa buhay na ito. DJ Lindsay, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Candice. At ito ang lihim ng aking liham. Nang liham, nang liham. Oh, anong sinabi niyo mga bakla kayo ng taon? Oh, ang haba ng hair ni Candice. Oh, bakit ba? Sorry. Registered engineer na po ang kanyang Jowa Bell. So, naol. In fairness naman. Wait, taga lang ah. Wait ka lang dyan, Candice. Kuya Ronald Cinco na isang joyride rider ay talaga naman pong your time is up. Oo, mamaya tatawagan kita. Tingnan natin kung mananalo ka ng 200 pesos. Okay. Yahoo! Candice! Anong ninunubina mo? Ano pangalan ng guardian angel mo, Candice? At lalong-lalo na... Anong bigas mo? Fairness dito kay Candice eh, ang haba ng hair. Oy, alamin mo, di ba? Tsaka aminin mo talaga na na-inspire ka sa kwento ni Candice. Wow! Palakpakan po ulit natin siya. Oy, hindi mo naman maikakaila na talagang kapag in-effortan mo, talagang naniwala ka sa isang bagay o sa isang tao, eh talagang, alam mo yon, lahat posible, lahat ng maaaring mangyari, posible talaga. Lahat ng pinaniniwalaan mo may come to life if you just believe. Wow! And of course, you should work for it, di ba? Kasi di ba ang iniisip ngayon ng mga babae is that, naku, ayoko mo na mag-jowa. Jowa ko, wala namang pera yung jowa mo. Hoy, ganyan yung mga babae ngayon, yung well, yung ilan lang naman. Same thing din naman sa mga lalaki. Naku, ayoko na mag-jowa. Jowa ka, peperahan ka lang. Ganyan. O, aasa lang sa'yo yung babae. Ganyan. Oo. Pero kasi kapag talagang mahal mo yung isang tao, doesn't matter kung meron siyang pera, kung anong sasakyan niya, kung anong brand ng suot niya, anong pinag-aralan niya, di ba, anong attainment niya sa buhay. Kapag puso na talaga yung tumibok,
tumitibok-tibok-tibok ganyan. Eh talagang, sabi nga nila, ika-conquer lahat ng pag-ibig. At ganyan yung nangyari dito sa ating letter sender na si Candace. Diba? Ang dami nilang pinagdaanan. Binilihan niya ng cellphone. Talagang siya yung gumagasto sa lahat ng dates nila. Pero still, hanggang ngayon, sila pa rin. At gusto ko rin pong i-commend yung lalaki. Kasi syempre kahit anong mangyari, nag-stick pa rin siya with Candace. Kasi may mga ibang tao na kahit nabigyan mo na ng buong kamay mo, ba? Diba? Talagang lahat ng tulong ibigay mo na, magagawa ka pa rin lukohin. Ay, aminin mo yan, bakla. Ganyan talagang tao. Diba? Lahat na ng tulong, inayusan mo. Diba? Hindi naman sa sinasabi natin na nanunumbat tayo. Pero ang ibig ko sabihin is that lahat na ng magagandang bagay na gawa mo para sa kanya, diba? In the hopes of him purely loving you, yun lang yung gusto mo. Pero nagkagawa ka pa rin lokohin. Tumitingin pa rin sa iba. And worst, talagang nagagawa pang makipaglato-lato sa iba. Makipag-french fries sa iba. So, di ba, kailangan natin talagang going hashtag goals tong relasyon na ito ni Candace at saka nitong kanyang jowa. No? Basa po tayo ng comments sa ating Facebook page, facebook.com/energyfm1067. Wow! Sabi ni Marge, wow, ang ganda naman po ng kwento natin today. Nakaka-inlove naman po. Iba talaga kapag tunay ang pagmamahal. Good morning po sa lahat ng nakikinig, DJ Lindsay. Thank you so much. Bakit ganon, DJ Lindsay? Nalulungkot ako. Wala po akong naintindihan sa kwento. Hoy, ganyan tayo kapag good story eh. Wala ka naiintindihan. Gusto mo yung masasakit lang eh. So talaga, King Mo. Oo. Pa-shut up naman po. Pa-shut up. So mga katabi ko dito sa SUV, kala mo sasakyan nila kung makapagkwentuhan tong mga to. Hoy, shut up naman. Oo. Sa lahat po ng mga nakasakay sa SUV na talaga namang yung buhay nila, alam mo na eh, di ba? Kulang na lang talaga makisali ka dun sa kwentuhan, di ba? Sana makisagot ka. Uy, talaga ba? Ganun yung nangyari? Saan po nagkikwentuhan sila? Yung talagang Gina G sila sa kwentuhan. Mas bigla kang makipaypay. Uy, psst. Uy, talaga? Ganun? Wow! Oh my gosh! Ulat sila eh, no? Oy, wait lang, sabi ni Ate Faye Lara, ganda naman ang kwento nyo. Candace, God bless you both. Sana ay humayo kayo at talagang magpakarami pa. Diba? O, sabi naman po ni Mickey, OMG, napa-wow talaga kami dito sa office. Wow! Diba? Sabay-sabay pa kami talaga. Oo. Worth it po yung sakripisyo mo. Yung tipong iniangat mo yung iba kaysa sa sarili mo, for sure, sobra pa po ang babalik sa'yo. Yung secured na yung buhay mo, diba? Yung hindi niya nagagawa noon sa'yo, eh magagawa niya na po ngayon. Pakasalan mo na, te! Ay, grabe naman talaga. From Mickey ng Urban Scooters, thank you so much, Ma'am Lynn. O, sabi naman po dito ni Kuya Felipe, Candace, iPhone 15 lang. Birthday ko po kahapon. Ay, belated happy birthday nga kay Kuya Felipe nga pala. Ha? Wow! iPhone 15, grabe naman. Teka lang, kulang na yata yung kidney ko eh. Charing lang. Oo. Sabi naman po ni Raida Huariza, rambutan daw, di na uso ang lato-lato, maingay daw po. Sige. Rambutan, di ba yun yung maganon, yung maraming spikes-spikes? Spiky ba? Yung iba? Hi! Sabi naman ni Abet, wow, congratulations naman. Hindi lang talaga hadlang ang kahirapan sa magandang kinabukasan. Watching from Los Angeles, California. Taray. April Arsenio, good morning po. Pa-shutdown naman po sa boyfriend ko na nasa trabaho. Hoy, shutdown naman sa jowa nito. So, ayun nga. So, sa lahat po ng mga, sabi dito, sorry na, Johnny, oo, wanted, Candace for hire. Ay, hindi mo siya gagawing rentahan. Wow! Alam mo, nakakatuwa lang talaga because this goes to show na may mga tao pa rin hanggang ngayon na hindi tumitingin sa kung gaano karami o gaano kalaki ang ipon ng isang lalaki. Oh. Diba? Kasi dito sa
society natin, nasanay na lang tayo talaga, lalo na nung unang panahon, na kapag lalaki ka, dapat ikaw ang bubuhay sa pamilya mo, ikaw yung pinakamatibay ang backbone dahil ikaw magdadala sa pamilya mo. Well, hanggang ngayon naman talaga, ganun naman. Pero kasi, tayong mga babae, meron na tayo ngayong liberty to choose whether we're going to work or not. Diba? Ang swerte mo na lang kung ikaw ay isang misis na maaaring may choice kung gusto mong magtrabaho o gusto mong nasa bahay ka lang. Kasi yung ibang mga misis, wala silang choice eh. Kasi hindi nila kaya na magstay lang sa bahay dahil ang daming bills na kailangan bayaran, ang daming kailangan suportahan, diba? At kaya hindi siya pwedeng tumigil sa pagtatrabaho kasi hindi pa nila kayang mag-asawa ang buhay, diba? Nang isa lamang ang nagtatrabaho. Kaya nga ba... Saludo po ako sa mga lalaking kinakaya kahit siya lang po ang kumikita. Yung tipong hindi sumusuko sa life, yung tipong hindi option ng pagod, diba, at pagsuko kasi alam niyang kailangan niyang buhayin yung kanyang pamilya. Aww. Diba? At sa mga misis naman na kahit may choice sila na huwag magtrabaho at magstay lang sa bahay because mas masarap mabuhay nang nasa bahay ka lang, no? Yung iba, kasi yung iba mahirap din talaga dahil ikaw lahat ang gagalaw, diba? Pero yung iba may choice sila eh, diba, na dito na lang ako sa bahay para hindi na ako aalis, hindi na ako magbabiyahe. Wow. Lagaan ko yung mga anak natin, ganyan, pagluluto kita. Yeah. Pero pinipilit pa rin na balansehin yung kanyang responsibilidad bilang asawa, bilang nanay, may bahay, di ba? At bilang isang ina. Saludo po ako sa mga ganyang nanay. Sa mga ganyang babae. Lahat, di ba? Kinakaya nila. Working woman, tapos mama pa siya, misis pa siya. Taray mo dyan, te. Anong vitamins mo? Di ba? Fairness naman sa inyo. Kaya nga din sa lahat po ng mga babae na naniniwala pa rin sa spark ng tunay na pag-ibig. Yeah! Tulad ni Candace. Wow! Magandang ano pala yun, no? Magandang, kumbaga sa mga anak ninyo, magandang, hindi naman training, lesson, training tuloy. Hoy! Magandang ano yan, knowledge that you have to impart to your kids na, diba, hindi importante minsan yung pera. Huwag mo titingnan yung pera o yung bulsa ng isang tao kapag nagmamahal ka. Importante yung paniniwala mo dun sa tao na kaya niyang abutin yung mga pangarap niya. Pero sasabihin ng iba, hindi, practical lang, Lindsay. Madaling maghirap ngayon. O, yari ka, kapag naghirap ka, gutom ang kaharap mo. Diba? Pero maniwala lang tayo talaga na lahat, kapag gusto mong gawa ng paraan, magagawan mo ng paraan. At kapag naniwala ka sa isang tao, eh talagang... Alam mo yon, tinulungan mo siya, e maaabot mo at niya yung inyong pangarap. Together, as a unit, as partners, as lovers, di ba? 9:29 na po nang nagmamagandang umaga. Good morning sa mga patuloy po na nagmamahal at naniniwala po sa kanilang mga minamahal. Yan Constantino with the song, Ikaw. Sa pagpapalala.